Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sana makalimutan mo yung sinabi ko sa iyo dati. Sinabi ko sa iyo na mahal kita. Hindi totoo lahat yun. Mahal kita bilang kaibigan, bilang kapamilya. Gusto ko rin sabihin sa iyo na alagaan mo si Nance. Tingin ko, mabuti kayo para sa isa't isa. Alam mo, Aurora, mahal na mahal kita. At hindi ko alam kung kailan mo mamamahalin. Hindi ko alam kung ihigit ko pa sa pagkakaibigan yung pagmamahal mo sa akin. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo at kay Lolo, hindi ko isusuko yung pag-ibig ko sa iyo. I love you. Hindi ka pa natutulog. Ito po, binabasa ko po yung reports ng research and development natin. Sumsug ka ba sa trabaho? Para makalibot? Alam ko, you want to move on from that girl that you like. Hindi yan ang tamang paraan. May mga kaibigan ka naman dito. Pero hindi ka lumabas. Lolo, hindi ko po kayo pwedeng iwan. Pag malakas na ako, lumabas ka. Go out on a date. Have fun. It's the best way to move on from a broken heart. Alam mo, hindi mo naman ako kailangang ihatid at sunduin araw-araw eh. Minsan na nga lang kita makasama, nilulubos ko na nga lang eh. Lalo na ngayon, dalawa-dalawa trabaho mo, sobrang busy mo na. Kung pwede nga lang gawing tatlo, kakayanin ko pa eh. Alam mo, pag sinagot mo talaga ako, bibili ako ng sarili kong hotel. Ayoko nang inaasa sa ibang pag-asenso ko. Eh, hindi ka naman bibigay sa'yo eh. Doon sa binili kong hotel, bibigyan kitang tatlong trabaho. Housekeeper, receptionist, cook. Lance, kaya ko din maging waitress, mag-janitor, at maging secure. Kaya ko lahat. Eh, alam ko namang magaling ka sa lahat ng bagay. Maliban sa isa. Ano yun? Sagutin ako ng oo. Lance, diyan ka na nga. Salamat, ha. Sige, sanduin kita ng 6, ha? Lance, wag na. Basta darating ako dito ng 6 p.m., okay? Tigas talaga ng ulo mo. Opo. Ah, sige na, baka maliit ka pa. Salamat, ha. Ingat ka. Sige. After nyo dyan, paki-check nyo din yung Mrs. Cruz. Oh, hi. Isa po. Lance? Lance Tedesma? Po. What are you doing here in my hotel? Pinag-iispiya ka ba ng lolo mo? Actually, ma'am, may hinatid lang po ako. Okay, kumusta mo nga pala kay Don Arturo? Ah, sige po. Okay. Oh, so ano pang makikita? Sorry, Miss Cruz. Oh, yes. Okay lang bang humingi ako ng favor sa'yo, no? Oh, sure. How can I say no to the grandson of my mentor? Good news, Nayan. Good news, Nayan. Oh, alam mo, hindi ka basta sumusuko, ha? Ibabalita mo sa akin ang resulta ng sorpresa nung bigay mo, ha? Okay, I love you too. Sige, sige, sige. Thank you. Ay, ay, ay. Ano po yung good news? After several months of waiting, Aurora finally said, yes? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero sinabi na niya kay Lance na may pag-asa na siya. Palagay ko, kinoconsider na ni Aurora na sagutin si Lance. Eh, paano kung iba yung isagot ni Aurora? I doubt that very much. May hinanda pa ng sorpresa para sa kanya si Lance. At dahil dun, nasisiguro ko, baka sagutin din siya ni Aurora. Uy, Julius, ba't daw nagpatawag si Ma'am ng emergency meeting? Eh, wala. Aurora, bakit ba hindi ka mapakali dyan? Eh, kasi nga si Lance eh. Susundin nga ako ng alas 7 dito. Mamaya, kanina pa naghihintay sa labas yun eh. Eh, parang sanay naman maghintay yung Prince Charming. Yeah.
Eh, yun na nga eh, nakakahiya na. Ang dami-daming trabaho ng tao, tapos nag-aabala pa sa akin. Oo nga. Lagi siya nag-aabala. Kaya girl, huwag mo na siyang paghintayin. If you know what I mean. Ano? Practice pa, Lance. Pero cute naman. Lance, tumayo ka na nga dyan. Nakakahiya eh. Ay, kahit nakakahiya, okay lang mapahiya ako basta para sa'yo. Kahit mukha akong tanga, ayos lang mukha akong tanga para sa'yo. Basta sagutin mo ako ng oo. Aurora, mahal na mahal kita. At siguro, sapat na lahat ng pinakita at ginawa ko para sagutin mo. Aurora, pwede na bang maging tayo? Bakit? Baka naman na-pressure kong mapawa kanina dahil sa dami ng tao. Did I put you on the spot? Hindi, Lance. Buo ang kalooban ko sa pag-uo ko sa'yo. Pero, Lance, hindi ko alam ang gagawin eh. Gagawin? Ngayon lang kasi ako magkaka-boyfriend. Alam mo, Aurora, kung tutusin, wala naman talaga magbabago dahil kung ano naman tayo dati. Parang ganun din yun ngayon. Ang kaibahan lang. Ngayon, alam kong mahal mo. At alam kong pwede na. Anong pwede na? Pwede na. Talaga? Sige. Pwede bang ganito muna? Holding hands na lang muna. Di ba pwede kahit sa chicks na lang muna? Oh, sige na nga. Holding hands na, sige na. Good to hear, Lance. At last, ha? Lolo, ano pong nangyari? Eh, sandali, Lance. Sinagot na ni Aurora si Lance. That's great news. Pakisabi kay Lance na congratulations. No, ikaw na bumati. Lance, ito, kakausapin ka ni Adam. Adam, kayo, ito. Sige na, talk to your brother. Hey, brother. Congratulations. Yes, finally, nangyari na din. Sabi ko na nga ba, mapapasagot mo si Aurora. Sa tinik mo naman sa mga babae. Eh, hindi ko nga masyadong sigurado eh. Alam mo, baliwala yung tinik ko sa isang roses na katulad ni Aurora. Eh, naging corny ka pala pag in love. Paano mo napasagot si Aurora sa kakornian mo, ha? Medyo nakakaya kung ako yung magkakwento, kaya alam mo, kausapin mo lang si Aurora, andito siya. Sige na, long distance. Hello, Adam? Aurora. Congratulations. Really happy for you.
But more than that, masaya ako para sa kapatid ko. Salamat. Kamusta na si Lolo? Eto. Hindi maalis sa mukha niya yung ngiti niya dahil sa balita sa inyo. Mabuti naman na pasaya namin siya. O ikaw, Adam, kamusta ka na? Okay naman. Ako nga ang naging caregiver ni Lolo ngayon. Caregiver? Ikaw? Eh, naku, hindi bagay sa'yo yan. Eh, alam mo naman ba ang gagawin? Actually, ikaw ang nasa isip ko lagi. Ha? Hindi, inisip ko yung mga techniques mo sa pag-aalaga kay Lolo. Ha? Eh, wala naman techniques sa pag-aalaga eh. O basta gayahin mo lang yung mga ginagawa ko, ha? Saka, ang isang sikreto lang naman dyan eh, dapat may love. Love? Oo, dahil love ko si Lolo. Eh, kaya nga dumali ang pag-aalaga ko sa kanya dahil love ko siya eh. Yes, love does make some things easier. But it also makes some things harder. Ano yun? Gusto kausapan ka ni Lolo. Congrats again. Ito, si Lolo. Aurora, masayang masaya ako kasi hindi ako binigo ng apo ko. At salamat sa iyo, hindi mo rin ako binigo. Kaya best wishes na lang sa iyo. Eh, Lolo, best wishes agad? Eh, para naman ho akong ikakasal agad niyan eh. Oo, umpisa lang yun. Pero umaasa ako na ang prosesyon yan ay tutuloy sa simbahan. Ito ho si Lance, kakausapin niya daw po kayo. Lolo naman, huwag niyo naman binabanggit kaagad yung kasal kay Aurora. Binibigla niyo naman eh, mamaya matakot po siya. Sinisiguro ko lang na pag dumating ang araw ng kasal niyo, nandito pa ako sa mundo. Ano mo naman eh, hindi na ako bata. Kayo pa, eh, survivor kayo eh. At sisiguraduhin ko, natutuparin ko yung promise niyo. Lalo na ngayon, hindi ko napakakawalan si Aurora. Sinagot mo ba siya dahil matindig manligaw o dahil mahal mo siya? Tay, mahal ko na siya. E paano naman kung hindi? Hindi siya sumuko na ipagtanggol ako. Hindi po siya humintong suportahan at alalayan ako. Lagi po siyang nandyan pag may problema ako. E kahit nga ho wala tayo, nandyan pa rin siya eh. At kahit kailan po, hindi po nagsawa si Lance na ipakita sa akin at sabihin sa akin kung gano'n niya ako kamahal. Kaya tay, talagang napakadali ho para sa akin na suklian yung pagmamahal ni Lance eh. Mukha namang nakikita kong talagang masaya ka. At lalong tumiting ka, dangganda mo na! Tayo naman eh. Surprise! Aurora, ano to? Bakit? Akala mo hindi ko alam? Birthday mo ngayon, di ba? Oh, edi nag-day off ako sa trabaho ko para makasama kita. Ang sweet naman talaga ng girlfriend ko, pero... Alam mo, may kulang eh. Ano? Sinurprise mo na ako, nagdala ka na ng handa, pero hindi mo pa ako binabate. Ay, naku, oo nga pala. Sorry, happy birthday, Lance! At ano? Pikit ka muna. Kala mo makakaisa ka, ha? At daya mo, dapat tumama yun, eh. Hindi mo talaga ako bahala ka kiss, no? Hindi, no. Takpain ka lang, ha? Alika na. Thank you, Rob. Hindi, Lance. Thank you rin. I love you. Talaga? Oo naman. O, bakit parang gulat na gulat ka? Eh, ngayon ka lang nag-I love you sa akin na hindi ako yung una nagsasabi ng I love you sa'yo eh. Sarap pahinggan. Pero, I love you very, 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 very much. Saan ba tayo pupunta ngayon? Bilang birthday ko, syempre may dinner date tayo. Sa bahay.
Sa bahay niyo? Eh, bakit doon? Bakit hindi? Si mama nga mismo nagsabi na imbitahan kita eh. Ang mama mo? Eh, paano kita narisa mo? Sigurado ko gagarahin na naman ako noon. Aurora, hindi ba sabi mo walang halaga sa'yo kung ano man sabihin niya tungkol sa'yo? O sa pamilya mo? Oo nga, Lance. Pero iba naman yung wala akong pakialam sa kanya eh. Iba din yung pupunta ako sa bahay niyo na parang nanghahamon naman ako ng away. Mabuti na umiwas sa gulo. Girlfriend kita. And sooner or later, tutungtong ka rin sa bahay. Kaya hindi natin pwedeng iwasan si Tita Narisa habang buhay. Pero nga... Bahay ko rin yun. As much as it is Tita Narisa's house. Kaya wala siyang karapatan sabihin sa akin kung sino o kung ano man pwede kong papasukin sa bahay. O sa puso ko. Hmm? tara na. Sama ka na. Mabilis lang yun, promise. At masarap magluto si Mama. Eugene, anong ginagawa mo dito? Sa iba ka na kasi nag-aaral. Hindi na kita nakikita. Oo nga eh. Giselle, ano kaya kung kausapin ko mami mo? Sabihin ko na sa kanya na pabalikin ka na sa Bellarmine Academy. Wala namang magagawa yun eh. Baka nga masalo pang magalit sa'yo si mami. Mali mo naman. Baka sakaling pumayag siya pag mga ako sa kanyang hindi na kita liligawan. Sabihin ko na. Wag! Ayaw mo sabihin ko sa kanya na hindi na kita liligawan. Dami mo namang binibila, napapagod naman. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Ha? Hindi mo matitigilan ang anak ko? Sorry ma'am, pero kailangan ko makausap si Giselle. Mila, bugbugin mo! Ay! Kailan ba akong gun? At saka ayoko, masisira ang manicure ko! Jacob, bugbugin mo. Dito, Jacob, wag! Jacob, go! Dito, please, don't! Jacob! Sorry ma'am, pero kahit bulpihin niyo ako, hindi mababago nararamdaman ko para kay Giselle. May gusto po ako sa anak niyo. What? Mami! Mama! Tita, anong ginagawa mo? Eugene! Ayos ka lang? Hindi ako papayag na sakupin ang pamilya niya ng pamilya natin! At ikaw, bakit bumalik ka ba rito, ha? Hindi mo ba talaga kami tatantanan? Tita, mahal ko si Aurora at girlfriend ko siya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, babalik at babalik siya dito dahil wala ka namang magagawa eh. Dahil parte siya ng pamilyan to. Alam mo, napakawalang hiyang babae talaga niyang Narisa na yan. Hinanda ko itong dinner natin para magkaayusan na tayong lahat. Ma'am Faye, imposible naman nga tayo. Eugene, Giselle, kung ako man si Ma'am Narisa, mag-aalangan din ako eh. Ibang bata pa kayo eh. Eh, Ate Aurora, din naman ako nililigawan ni Eugene. Hindi pa, pero... Hindi muna. Pero Ate... Eugene, may tamang panahon at edad para dyan. Makakapaghintay naman to, di ba? Salamat. Alam mo, Aurora, kung santong papa lang ako, ginawa na kitang santa. Santa Aurora. Aba, akalain mo, of all people, ikaw talaga yung nakaintindi kay Narisa? Milo, syempre naiintindihan ko siya. Bilang ina, dapat lang na mag-alala siya kay Giselle. Aba, kung magsalita naman to, parang naging nanay na. Nanay ko na po kaya si Nanay Aurora. Nanay, sana dito ko na lang ulit. Huwag ka mag-alala, Peter. Di magtatagal, titira rin dito si Nanay Aurora. Sinaktan ba niya si Aurora? Hindi naman. Pero alam mo naman si Narisa. Sana tigilan na niya yung nag-iinit siya kay Aurora. Ngayong ikakasal pa sila ni Lance. Ikakasal na sila? Teka lang, nag-propose si Lance kay Aurora. At umuuna siya? Bilis naman? Hindi naman. There was no proposal. Ako lang naman na nagsabi noon. Pero saan pa ba naman tutuloy yun kundi sa kasalan? Ay, akala ko kasi... Pero bakit parang affected ka? Ayaw mo ba kay Aurora? Hindi naman po. I mean, para sa akin... Perfect si Aurora para kay Lance. Na-close ko nung apply deal doon sa mga Japanese investors. At magbibigay na sila ng 50 million para doon sa bagong itatayong hotel sa Palawan. 50 million? Yes! Nasa atin na yung pera? Naman! At itatransfer nila sa account ko. Okay, ngayon. Palitan mo yung figures. Gawin mo 40 million para may 10 million kagad tayo. Ano? 10 million lang?
Siyempre, 10 million. Hindi naman pwede masyadong malaki kasi mahalata tayo eh. Ngayon, when we start construction next month, pwede tayong kumuha ulit from there. Okay. Alright? Sige, babe. Agad-agad. Papalitan ko to. Okay. 10 million sa ating dalawa. Ano ko mali? Gagawin ko 15 million para may 5 million ako agad. Ang pakahirap na ito, hati tayong dalawa. Employee of the month ka na. Ang galing-galing talaga, nako. Dahil hindi lang ho yan ang dahilan kaya tayo nagsiselebrate ngayon. Napromote na po ako. Housekeeping supervisor na ako, Tay. Wow! Aurora, congratulations! Loyal talaga itong happy mo. Miss, ako na. Lance, akin to eh. Ako libre na. Ko to, di ba? Ako na promote eh. Sige na nga. Miss, patikot na rin ako ng isang spaghetti. Tay, para kay Jinky yun. Eh, baka magtampo ko eh, hindi ko na isama. Talaga? Galing mo naman. Shhh! Kung nga maingay. Pero kailangan ko na malis. Mamaya makita pa ako dito yung Aurora eh. Kang mag-alala, wala sila. Kumain ng buong pamilya. Pero hindi nga. Nakanakaw ka ng 15 million sa kumpanya? Oo. Okay na sa akin yung Jinky. Pwedeng-pwede ko na layo yung si Narisa. Pwede na tayong malis sa Maynila. Pwede na tayong mag-imbang bansa. Iiwan na natin lugar na to. Pati si Narisa. Teka, hindi ka ba mabubuking yan? Huh? Eh, 15 million na nakaw mo eh. Bahagi ito ng investment ng mga Japanese partners namin para doon sa expansion sa hotel sa Parawan. Ang investment doon, 50 million. Pero ang nilagay ko sa papeles, 35 million. Aurora, ano yung emergency tungkol sa kumpanya? What? May nagnanakaw sa kumpanya? Sino? Oh, sige, sige. Papunta na ako dyan. Dito siya. Naturingan kang anak, eh ikaw ang sumisira dito sa pamilya. Ay talagang sisirain ko kayong lahat. Mrs. Ledesma, mahal na mahal kita. Mrs. na agad? Kapraktis lang.